Hello my langi, welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka sa aking channel, my name is Angie Cora. So ngayon po, isi-share ko sa inyo mga langging ang tips kung paano ako nakakuha ng Schengen visa at kung paano ako na-approve. So sa part ko mga langging, meron akong sponsor. Yun po yung asawa ko na hindi pa po kami kasal noon, mag-sweetheart pa lang kami. Tapos siya yung nag-shoulder ng mga expenses ko at nag-sponsor mga paano ako makastay dito sa Austria. So, my general requirements yung Schengen visa. Meron yung pipiliin natin yung tourist visa, yung sa Schengen visa. Visa C po yun. So, my requirements po ang inyong sponsor or kung kayo po, kung wala kayong sponsor, iba po yung ano yun, yung requirements na walang sponsor, iso-shoulder nyo po yun lahat. Tara, simulan na po natin. So, ang first requirement po is, kailangan nyo po muna mag-appointment. Siyempre, kasi hindi po kayo makakapunta doon, makapag-submit ng mga requirements kung wala po kayong appointment. Bawal po kasi yung walk-in doon. So, mag-appointment po muna tayo. Pag may appointment na po kayo, yun na po, magsisimula na po tayo sa mga requirements na kailangan nyo. So first, kailangan nyo po ng bank statement or proof of financial. So yun po yung kukuha tayo ng bank certificate dun sa bangko na kung anong meron kayo. So maghuhulog kayo ng pera ninyo doon para sa inyong bank certification. Ito lang po ay in case na i-ano kayo sa may magka-problema kayo sa pagbiyahe, may pera kayo na ma-finance yung sarili nyo. At pag meron na po kayo noon, kailangan nyo po yun na ibigay yung original po. Hindi po sila tumatanggap ng photocopy. Yung kailangan po talaga yung may stamp talaga ng bangko, yun po. So, ang second, ito po yung proof of travel. Magpapabook po kayo ng ticket na round trip. Hindi po sila nag-accept yung reservation ticket. Hindi po. Magpapabook po talaga kayo ng ticket round trip. So, yung tips ko po dito, kailangan nyo po magpabook ng 1 month ahead. Kasi, may times po kasi na magka-polybook na at tapos po yung sa inyo po, yung sa ticket nyo, kumuha po kayo yung nagre-refund ng ticket in case na ma-deny yung visa ninyo, eh makukuha po ninyo yung pera na pinambili nyo po ng ticket. At yung pangatlo naman po, ito po yung proof of will return, yung pagpabalik nyo po dito sa Pilipinas. Kung kayo po ay empleyado, yun po yung isasubmit ninyo na na proof na nababalik kayo ng Pilipinas. So sa akin po, wala po kasi akong trabaho noon kasi galing akong Korea, kakatapos lang po ng visa ko doon, kaya hindi ako nakapag ano ng ibang proof na babalik ako ng Pilipinas. So ang pinaka madali po sa akin noon ay nagpa-enroll po ako sa school bilang student. So nagpumunta po ako doon at kumuha po ako ng enrollment form at nagpa-enroll po talaga ako. So nag-ano po ako ng resibo na yon na mag-aaral ako at yun yung ibinigay ko para sa proof ko na babalik ako ng Pilipinas. Pero meron din naman po mga available na iba na mga reason na babalik kayo ng Pilipinas. Meron din po, pwede rin po yung pamilya nyo na inyong babalikan at magta-travel lang kayo dito. Ayun.
At kung natatrabaho naman kayo ay ipapasa nyo lang po yung Certificate of Employment. Yun po yung pinakamahalaga pag may trabaho po kayo. I'm sure na ma-accept nila yun talaga. Or Certificate of Leave Absence. Isa rin po yun kung nagtatrabaho po kayo sa company. At next part, yung ito po yung hotel reservation or kung mga may mga travel, ano na kayo, yung mga schedule na kayo sa mga trip ninyo, ito po ay hinahanapan po nila kung wala kayong sponsor. Pero kung may sponsor kayo, yung mga hotel and accommodation, yung sponsor na po ang magpapasa ng mga requirements na yon. So, sa inyo po, kailangan nyo lang yung passport, copy ninyo, yung back-to-back, magpa-photocopy po kayo ng dalawa, tapos kailangan din po ninyo yung picture na Schengen photo for visa. Iba po kasi yung sa atin, yung sa Pilipinas, yung passport size, hindi po nila tinatanggap yun. Iba po kasi yung dito sa EU, yung sa Austria, meron po silang Schengen type na ano na visa, yung size na yun para sa visa. So pag nagpa-picture po kayo, yun po yung hanapin nyo, yung may EO na pang visa or pang passport. Yun po yung anuhin ninyo. At pag nakumpleto nyo na po yung mga requirements, yung sa requirement yung sponsor ang ating talakayin. Para sa sponsor po ninyo, kailangan niya po mag-submit ng Melde Settel. Isa po ito sa mga requirements na kailangan niya pong ibigay. Tapos, kailangan niya rin po ng passport copy. Ipa-scan niya po yung passport niya back-to-back at magpa-copy siya ng dalawa or kung ilan yung need na requirements do. Tapos, siya rin po yung kukuha ng insurance ninyo. Yung kinuha po sa akin yung visitor insurance. Meron din po mga accredited na bangko dyan sa Pilipinas na nagtatanggap ng visitor insurance or para sa visa application na insurance. At kailangan po pala ng inyong sponsor na pumunta or mag-register doon sa BME ba yun? Yung Bundesministerium for Inneres? Kung hindi ako nagkakamali. Kailangan niya po na mag-melde doon. Tapos, yung last po, yung invitation letter. Kailangan niya po mag-send ng invitation letter doon sa mga requirements na kailangan natin. So, pag nakumpleto na niya po yun, isi-send niya lang po yun sa email doon sa Pilipinas. At para po sa inyong sponsor, hahanapan din po nila yung sponsor niyo ng proof of income. Kung kaya niya po kayo buhayin dito, kung may apartment ba siya, may bahay, or may lupa, yun po, kailangan niyo pong i-include doon sa requirements ninyo. At pag nakumpleto niyo na po ang lahat, pag pumunta po kayo doon sa Philippine Embassy, kailangan bago po kayo pumasok, naka-arrange na po yung inyong papeles at bago niyo po doon ibigay, ay naka-arrange na. Tapos, pag maghihintay po kayo para sa interview, yung mag-i-interview po sa inyo, depende po. Yung sa akin po kasi yung mag-interview, yung taga dito talaga. So, kailangan nyo po talaga na mag eye-to-eye contact kasi yun po ang number one, makikita nila kung nagsisinungaling kayo or hindi. Kailangan lang po na maging honest kayo sa mga inyong isasagot. At sa mga tanong, kasi may itatanong sila, kailangan nyo rin po kabisaduhin yung address ng inyong sponsor. Tapos, kailangan nyo rin malaman kung kailan siya pinanganak. Kasi tinitingnan nila doon kung kilala mo talaga yung sponsor.
sponsor mo. Tapos may times din na tatanungin nila kung anong oras yung flight mo, kung saan ka magsa-stop, at kung saan ka saan yung next destination mo. Minsan po talaga nakakakaba pag nag-interview na po, kasi minsan nagkakamali tayo, pero mag-relax lang po kayo, tapos isipin nyo lang po na nag-uusap lang po kayo, parang ganun lang. Madali lang yung interview nila, mga ilang minuto lang siguro yun. Yung mga importante na details lang, yung mga tinatanong nila sa'yo, yung mga party sa sponsor mo, at yung mga tickets or mga ano, yung mga nakabooking, yun po. Tapos pag natapos na yun, yung mga napilapan mo doon sa requirements na yun, doon kanila i-inform kung approve ba yung visa mo. So tatawagan kanila or i-text kanila or magsisend sila ng email sa iyo. So time to time i-check niyo po yung email niyo, kasi minsan mabilis yung pag-approve nila ng visa mo. Yung requirements po kasi ninyo from Philippines, ipapadala po nila yan dito sa Austria. Tapos pag natanggap na po dito sa Austria, doon na po magde-decide ang Austria, yung sa embassy, kung i-approve ba yung inyong visa. So mga langging, kung meron man akong nakalimutan na banggitin sa mga tips na yon, i-drop ko na lang sa description box. At kung meron pa kayong mga tanong, mga langging, pwede po kayo mag-message or mag-comment down below. Pwede kayo mag-message sa aking Facebook page, Angie Corus Vlog. Hanggang dito na lang, mga langging, at sa muli, salamat at paalam. Bye!